ang uban nagdako sa babae. Ha? Ay. Babae lang ang makakuan sa inyo. Na-mention ko nung nagliga dere, and let me repeat this. Sometimes, musimba lang ka kay kuyab na kung nakasa sulog simba. Ay. Makita ka kung nakasa sulog, nagsimba. Pero kung wala nga asan na pakitang tao na ka. Pinsang kialagaran mo, babae o ang Ginoo. Right. Ha? Palamig sa inyo, panunda. So when sin enslaves you make your life a curse. Nagdala ka tumlo sa inyong kinabuhi. Sa diha, na ang sala, mao ang lugakos kanimo, mao ang lukadina kanimo, mao ang imo kanunay na gisunod-sunod, diha unya, na ang sala magiging ahong sa nimo, magiging amo ninyo. Look at what Paul said in Romans chapter 7. Wala naman usapin natin dili nga may buot nga wala kay balot sa sala. Right? Yung sa pabungol-bungol pa ta, puno ignorante pa ta, ay, hindi ko alam sa lahat niya ito. Puno ignorante pa ta, nakabaluman ta kung saan sa lahat. Romans chapter 7, verse 15. Ingon pa niya, for that which I do, ay alaw na. Ang gusto ko buhat lang, di ko mahagpagumat. For what I would that do, for what I would that I do, I not. Ang gusto ko buhat lang, di ko mabuhat. If then I do that which I would not, I consent unto the law that is good, that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Right. Kung nang sala, ganahan mo buhat lang ang tama, ang dili tama ang mabuhat di mo. Ganahan ka mo buhat ang tama, ang mali noon ang imong mabuhat. Why? Kay ang trabaho ng sala, manghulig mo ng tao. Right. Ang trabaho ng sala, manggapos, manghulig mo, mang-enslave ng tao. Ang nang trabaho ng sala, at hindi siya matawag na itong satisfied until magapos kanya. He will never be happy. Ang sala never be happy kung dili kanya magapos. Kaya kinanda nagbantay ka na ang sala dapat natutama na ito. Amen. At ato makipag-isugan. Amen. Sama po sa duga, sabi ko, kung gusto na itong mausapin na itong nasod, if we want our nation and God free country, then there must be a political will to say no, and that is fighting against the power of God. Amen. Ingat mo magdagan ng enslaved ni Anong Duga, tungod kay nagpa-enslave po. Sabi ko nga, walang mangingilan kung walang nagpa-hilan. Walang nagagapos kung walang magagapos kung buwak ka magpagapos. So kinanggan ang political will. Hindi nang araw lang inyo ay wala ko di ay kay balo. Kay balo taong sang sala. Ang bata ka ni, kabalo ko nung sang baka ko din. Ha? Amen. So when your life become a curse, when you let sin enslave you, kung pasagdan mo ang sala na mugakos kanimo, muhimo kanimo o ulipon. Pag naging ulipon ka na sa sala, sunod-sunod ka na lang. Huwag ka nang mahimo. You have no power of your own. Ang gusto mong buhaton na tama, di mo mahimo. Sayo mo o nang imong buhaton. Ang sayo na diling buhaton, mauno o nang imong buhaton. And that's what Paul is saying. Hindi na siya sabi niya, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Amen? Amen. Na wala po nag-ingon na diling na diyon nakasala. Wala po nag-ingon na sinless na ta. Kuman na ikaw nakadawat na sa Ginoo, isip di mong personal na manduluwas. May mga sinbiyan na, pero naa ang konsensya, naa ang repentant, naa ang bitawag na itong mapagpuhubos, pag kita maigong ng sala, mupahubos ka. Ang uban, kabalunin ang nagkasala na, eh, murat crowd ka. Right. Something strong sa inyo. Right. Garbuso ka ba, kabalun ka na mapagslay
Father ka, gagbuso ka pa. Kabalo ka na, nahimog ka na ng mga sala, gagbuso ka pa. May pasabot lamang na wala kang konsensya. Number three, paano may mong ang atong kinabot magiging curse? When you let self comes to the point of callousness. Amen. Kung pasagdan mo ang imong kaugalingon na muabot sa punto na dili ka na maduplan o ang imong konsensya kalyado na, gahit na, naitabog na sa kaliso, natabog na repensya, it's too late. Walang, isa mo, imunta mo, repent lang po niya. Muinulso lang po, magbahay lang po niya. What if? Pag-abot niya ng panahon, nag-repent na nga, pero God said, no more. Hindi ka na kanawa ko. Paano? Napugos mo ba ang Ginoo? Chances are, ang opportunity na ginahatag sa Ginoo kanato, He gave us so much opportunity. Pero that opportunity is not forever. Right, amen. Hindi na forever. Ala, backslide ka ng backslide. Ang di mga magpasay ko sa Ginoo. Okay, sabi sa Ginoo, okay, pasay ko hunta. Backslide ka na naman. Pagkahit ka na naman. Rebuilding ka na naman sa Ginoo. Okay, sabi sa Ginoo, pagbalik mo Lord, pasay ko ako. Pasay ko hunta. And then again and again, murag na immune ka na kayo. Naana ang mindset na kasaylong bitaw ko sa Ginoo. Dili hangtod sa hangtod kasaylong. Amen. Ay maabot ang panahon na may limit ang grasya sa atong Ginoo. Hebrews chapter 11. Kaya ko walang mag-uol yung mga nagkawag sa atong sibahan pag kumaguloy. Ihimo ko ang tanan kung mahimo. Kung sa pamangang akong kuwan, responsibilidad. Naimo ko ang ako mahimo, kamo ang nagpagahi, kinsang pindi mo niya. Dili ko, ka ikaw ang pindi. Hebrews 12. Hebrews chapter 12. Verse number 16, 17, let there be any fornicator or profane person as he saw. Hope for one more cell of meat sold his birthright. Tungod sa tiyan niya, nagaligyang tiyan ang iyang birthright. Sa walang nagkaibalo, walang gininong diwagay po niya ang birthright sa Jewish tradition. Pag ikaw ang panganay, ang tanang mana mapasayo. Walang authority, hindi pa rin karoon na you have to divide the inheritance to your children. Kung pwede lang ganit, 50-50. Sa Jewish tradition, ang magmana ng tanang by virtue of birthright ang panganay. Bahala na siya kung makatagal niya ikadua, ikatulo na ananan sa iyang description. Ngayon, nakasa iyang birthright na ang right bilang panganay. Ang ikabog, ibaligyan niya na na birthright. Ibaligyan niya tungod sa gutom tiyan. Nabantayan nato ng tiyan na to. Na hindi sa maging Christian ka, maging Christian ka. Na malagad lang ka tungkol sa tiyan. Pag wala na sulod ng tiyan, magmaay na, hindi na malagad. So, huwag na naitabong sa iya, ibaligyan niya. He sold his birthright. Kung sa naitabong, verse 17, for you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected. Wala na nga hatag sa iya, na-reject siya. For he found no place of repentance. Ang gilay na kapulong, no place of repentance. Isang kung saan mo mag-depend, isang kung saan mo magluha, isang kung saan mo magmahay, pag panahon na mag-ingon ng Ginoo, inapisin na, I will no longer accept you. So he found the place of repentance, though he sowed it carefully with tears. Grabing hilak niya, pero walang nagitawag sa Ginoo. Osbon ko, bantayan mo na hindi magiging kahit ang konsensya. Pag panahon sa wali, be sure, masensitive, madutlang pang konsensya mo, may napagpagmahan ang remorse na
Amen. Naging kalos ka na, kalyado na. Kaya preaching after preaching, di ka na madutlang, revival after revival, isang unsang awali, na minsan, grabe na awali, na ito, nagyod ka, mapil mo na na ikaw ang ipatamaan ng banal ng Espiritu, ang yagdinig mo dulo, kaya ano man mong balang ka lamang, mubak, maupungun sa langit, mubak sa lamang, di mo sulo, di matumbigta, di ka kapatid ng conviction, di ka sa Gino. Why? You have sinned. Ay. Imo na ipakalyo ang imong konsensya. Wala nang amount of preaching alang sa mga nakalos. In fact, ingon sa Proverbs 29, look at ingon ni Solomon din. Proverbs 29. Tanawa kini nga versikulo. He that being often reproved, siya nga kanunay ina by mamuan. He that being often reproved, hardeneth his neck, nagpagaya sa intang ugo, kung sa may tabo, shall suddenly be what? Destroyed. And that without remedy. Kuyawan ang aming sitwasyon. Paghihimok mo ang imong kinabuhi, natunglo, patulong ka diha. Diha ang antungan sa kinabuhi. Pag ikaw dahan-dahan mong itunglo, gidawat mong tunglo, itunglo mo ang imong kinabuhi. The last one. When the Spirit of God ceases to convict you. Pag muabot ang time, na ang Espiritu sa Gino muundang na sa pag-convicta ka din. Tatawa na ito ang ministry ng Holy Spirit. John, chapter number 14. John 14. Para direkta. Verse number 7, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient, meaning necessary. It is a must. Ikinahanglan, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, by the way, kinsa ng Comforter. Go back to chapter 14. And take note, butangin na ng footnote ng Comforter, underline na, butang ka ng 14, verse 26. Para minsan, pag may mamutana, sa mga Comforter, Comforter ba sa bata? Comforter sa higdaan? Sa mga? Verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost. Holy Ghost. Maunang alam ang Comforter. Isa sa title niya. So baligtad. Nevertheless, I tell you, verse 7. Sa chapter 16 again. At kung nabalik dito, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. So, ikinahanglan si Kristo muhawa, bubalik sa langit, pero ipadala niya ang Comforter bilang uli niya, kahalili niya, no? Maumukuli ang Holy Spirit pag wala na si Kristo. Naunsang trabaho ng Holy Spirit. When he is come, he will reprove the world of sin. Yan ang unang trabaho niya, namumbigta siya sa kalibutan ng ilang salak and of righteousness. Iya, pasabto ang tao ng pagkamatay and of judgment na may na ang pag-ukong mga umuabot.
of truth is come. He will guide you in all truth. Pag nagwagi na po din, muingon mo, amen, yes, kay na naman, the Holy Spirit will confirm that what I'm preaching is true. Amen. So ang Holy Spirit po ano, now if I preach lies or I preach false teaching here,